po naglabas ng statement yung Office of the Executive Secretary na umaapil po sa mga ahensya ng gobyerno na huwag magdaos ng magarabo masyado or marangyapong Christmas party bilang pakikiisa po sa mga nasalanta ng mga nakalipas na calamity. Dito po sa House of Representatives, meron po ba kayong plano? Kasi po, usually may mga Christmas day po kayo na nagpapailaw at iba pang mga parties din po na isinasagawa. Paano po makikiisa rito yung kamera? Of course, we will sympathize no, sa lahat ng mga naapektuhan ng recent calamities. In fact, noong November 30, supposedly, may HREF month tayo celebration. And it's a big gathering, supposedly. Pero the administration and the leadership of the House and per appeal of the Speaker, Speaker Martin Romualdez, ay kinancel po natin yung lahat ng mga activities na yun and all the financial cash na available ng activity na yon ay dinonate din natin at binili ng mga relief goods para maibigay doon sa mga lugar na nasalanta ng bagyo. So, we are one with the nation to really call for just a simple celebration and to be one with our constituents in various districts, lalo na yung mga kongs natin na lubhang naapektuhan itong mga bagyo. Hingan ko na rin po ng statement po si Kong Zamora and Kong Chua regarding po doon sa statement ng ES. Thank you po. Well, ever since naman, mula nung nakaupo ako, never naman talaga kami nagkaroon ng magarbong celebrasyon dito. Kahit Christmas party, we always just gather here in the house. We never really never kami lumabas. Dito lang sa house, kumakain lang kami. So, it's always been simple and we assure you that it will be even simpler. Kung pwedeng wag na kaming kumain, go! Oo, gagawin namin. Yun lang naman talaga yung ginagawa namin pag Christmas party. Never naman kami naging magarbo. Pero bilang ibigay na lang natin sa mga binagyo. Din, oo. Tama po yung sinabi ni Congresswoman Pami. In fact, siguro I would encourage lahat ng mga congressman, no, pati sa kanilang mga district to do the same. Para at least medyo kung lalo-lalo na yung mga distrito na hindi naman nakaranas para at least to sympathize din naman with the other districts na dumadaan ngayon sa mga pagsubok. Actually hindi lang naman kasi ito yung first time or na nagkaroon ng ganito, halos nagkasunod-sunod eh. So nung bagyong Christine, marami rin naman tinamaan. Tapos ngayon eto na naman tayo. So sana. But siyempre, kaya naman din natin but siyempre, okay lang naman na mag-celebrate kahit na simple dahil siyempre, lahat naman din to, we have to always remember yung birth ng ating Panginoon. And at the same time, yun na rin yung way natin para makapagpasalamat sa Diyos. Thank you, Isa. Kat Porbes from Radyo Pilipinas for her questions. Good morning po. Balik lang po ako dun sa ating ayuda po para sa mga naapektuhan ng bagyo. Baka po may figures na po kayo kung yung total po siguro ng ating mga naipamahaging tulong. And nabanggit din po na magkakaroon po tayo ng mini BPSF. Ano po ba yung magiging laman ng BPSF po na yon? Okay, thank you very much, ma'am. Actually, hindi lang tayo nag-focus doon sa relief and rehabilitation efforts, no? The speaker, Speaker Martin Romualdez, has an instruction already in response to the call of the president na buhusan ng serbisyo yung mga nasalanta din ng bagyo or various typhoons na dumaan, no? And dito sa Bicol, gagawin po natin sa bawat probinsya yung mini BPSF kasi hindi lamang relief ang kailangan nila. Kailangan nilang i-rebuild yung bahay nila, kailangan nila ng emergency employment, kailangan matingnan yung kalagayan ng kalusugan nila. Kung may iba pa silang pangangailangan, ay dapat nandun yung whole government approach para mas madali silang makabangon. That's the instruction of the speaker and that's our appeal to the other national government agencies to be one with us in this call for rehabilitation of this area. Pangalawa, yung sa unang tanong, magkano na ba? We have been allocated 850 million already
para na cash assistance to 170,000 families affected in the Bicol region. Sa Bicol region pa lang po ito. And nagsimula na po yung distribution ng cash assistance nila noong November 13 pa lang po. At tuloy-tuloy, araw-araw, to cover the 170,000 families affected by these recent calamities. Masaya po kaming i-announce sa inyo na out doon sa 24 trucks na hinatid natin sa Bicol, mostly po noon ay bigas. That's around 650,000 kilos of rice ang ipamamahagi natin doon sa apat na probinsyang nabayo nung itong mga bagyo. And meron din pong ang NHA together with private partners nila at ang DSUD, yung mga developers ng mga bahay, ay kung saan man sila situated na probinsya, ay magko-consolidate sila para magkabuo ng mga materials, construction materials, para maibigay doon sa rebuilding ng houses ng mga nawalan talaga ng bahay. Of course, si Philrica and of course, ang National Electrification Authority ay nagbigay din ng ayuda dahil ang daming posting na tumba ng bagyo, no? So itatayo din ulit yon because there are areas na wala pa talagang kuryente. So we will provide also some assistance towards that end. The rice, the clothing, the canned goods ay ibabahagi din po. Yung ground zero natin sa Catanduanes ay pupuntahan ni Speaker ngayong Thursday para personal niyang maihatid din yung ibang ayudang maibigay natin. In total, in all these calamities, no, it's a combination of private and government funds. Ang mga KONG ay masaya po tayong nag-announce na yung mga hindi natamaan ng bagyo ay nagbigay din po ng suporta kaya nakabuo tayo ng 24 trucks papuntang Bicol dahil po dun sa contribution din ng ating mga house members through their personal funds. And parati naman po, naging tradisyon na din po yan ng House of Representatives, hindi lamang yung quick response fund ng Office of the Speaker, kundi yung contribution din ng ating mga mahal na House members doon sa mga areas na nasalanta ng bagyong nabanggit natin. Medyo maramirmi ito, nag-convoy kasi itong, parang may party lang siguro silang pupuntahan, sabay-sabay silang dumaan din, no, sa parehong daan. So hopefully we are praying, no, na sana hindi na masundan at kung meron man ay hindi ganun ka-destructive dito sa mga nakaraang bagyong naranasan ng ating mga kababayan. Pasko na naman. No, I hope everyone can have a wonderful Christmas, lalo na yung nasalanta nito mga recent typhoons. DSG, add ko na lang din po. Meron pa po ba tayong inaasahang iba pang bagong Pilipinas Serbisyo Fair during this year po? Summer will be the last BPSF for this year. Ngayong Friday, and massive din po to. We are expecting to cater 100,000 families for cash assistance. We are targeting around 180,000 beneficiaries across all programs and services. We have 250 programs and services to be offered by various departments, and I think half a billion pesos will be the worth of programs and services to be given to our constituents in Samar. Sa next year naman, medyo marami pong BPSF. Naka-pipeline po ang 13 provinces na ating pupuntahan for the first quarter and towards the second quarter of next year. So we have Albay, Sorsogon, Camiguin, Quezon, La Union, Tarlac, Pangasinan, Nueva Ecija, Davao Oriental, North Cotabato, Misamis Occidental, Bohol, and Aklan. So yun po yung naka-pipeline natin na bagong Pilipinas Serbisyo Fair. We are targeting na 2/3 of the provinces of the entire country will be served through BPSF. Thank you, Kat. Melalis Moras from PTB4. Please proceed with your questions, ma'am. Hi, good morning po. Unahin ko lang kay Sir Pons kasi ito nga, itong BPSF ay isang mahalagang programa para sa ating mga kababayan. Ano lang po, to be specific lang, Sir, pero pwede po ba tayo magbigay ng konting pasilip kung ano yung specific services na pwedeng ma-avail sa Albay at sa Samar para dun sa mga kababayan natin na nag-iisip pa kung nga pupunta ba sila or hindi? Well, sa Albay, it's a mini BPSF. Medyo yung tinap natin doon yung relevant agencies that can provide rehabilitation to our affected areas, kagaya ng DOLE for the emergency employment, DOH for the health programs,
some other services like NHA para sa housing. So yung mga relevant agencies ang papupuntahin natin doon sa mini BPSF sa apat na probinsyang nabanggit na nabuyo ng bagyo. But sa summer, name it, from A to Z na services, nandun po lahat. No, ang i-offer natin, so passporting, clearances, financial assistance, scholarship, livelihood, licensing, both PRC and all others, programs and services sa ating mga, I think 60 national government agencies, 250 programs and services to be offered in summer for the bagong Pilipinas Servicio Fair. Actually, napostpone na nga to dapat last week, but because of bagyo, again, it is advice na kailangan nating i-reschedule para maging safe yung mga kababayan natin na mag-attend ng BPSF. So we'll be doing that on Friday. It's gonna be a massive year-end bagong Pilipinas Servicio Fair. Okay, thank you po, Kuya. Thank you. Before we proceed to another topic, I appeal to everyone that we will excuse Deputy Secretary General Gabonada as he'll be attending a meeting this morning. DSG, thank you for joining us. thank you, ma'am. I need to be excused. Sorry, ma'am. I hope I can stay, but I have another meeting also to attend. Thank you, Sir Ryan. Thank you, DSG. And thank you, everyone. God bless. Thank you. Okay, Bibian Gulia from ABS-CBN2, you're recognized. Good morning, Sir K. Kong Chua po. Dito lang kay, apo, dun sa Mary Grace Piatos na pumirma po dun sa acknowledgement receipt supposedly. Na-check na po ba ng committee sa PSA kung meron pong Mary Grace Piatos na nag-exist? Actually, hindi pa namin na che-check, but we're offering reward para at least sa kung sino makakapagbigay ng information dito. But more than that, no, actually, na-highlight lang yung pangalan niya, Mary Grace Piatos, because of the, sabi nga ni Congressman Akop, parang pagkain na pinagsama. But more than that, hindi lang po yan yung nakita namin na problema dito. Marami po kami nakitang problema. Isa lamang yan sa mga nakita namin na problema. On top of that, meron pa yung 158 na acknowledgement receipt na nag-issue sila ng mga dates na wala naman pong confidential fund. So, meron po kami natuklasan doon. Like for example, yung November 2022, at that time, wala naman pong confidential fund pero may in-issue po silang acknowledgement receipt. Meron din pong December 2023. So, ang sabi po nila na ito daw ay clerical error lang, typo error. Pero how do you explain 158 acknowledgement receipt na wala po sa mga buwan na yon? So, ang theory po namin, parang lumabas po yung itong mga acknowledgement receipt nung nilabasan po sila ng AOM o yung Audit Observation Memo ng COA. So because of that, nataranta po sila to justify yung liquidation nila. Nag-produce sila ng maraming acknowledgement receipt. But because of the volume, they have to justify 125 million. May 60,000, may 40,000, may 400,000, iba-ibang amount. So iba-ibang date ang involved. Kaya siguro hina-overlook na nila. Kaya ganito po ang nangyari. At hindi lang po yung 125 because this involves 612.5 million total. 500 million sa Office of the Vice President and more than 100 million sa DepEd.
Sir, if you can confirm lang din po, kasi mayroong mga lumalabas online na mayroon din daw pong mga nakapirma supposedly dun sa ARs na ang mga pangalan daw po, mga Fernando Tempura, Raymunda Jane Nova, Carlos Miguel Owishi, and then Mary Grace Piatos nga po. Baka lang po, you could confirm po if may mga nakita po kayo na mga ganong pangalan. Well, during the committee hearing, wala naman pong, iyan lang po yung Mary Grace Piatos po yung nailabas. But anyway, tomorrow, meron naman po tayong committee hearing. Tingnan po natin. Ang mga na-highlight po kasi doon, on top doon sa sinabi ko pa, yung mga stroke po, eh parang bagamat iba-iba yung pangalan, pero yung stroke kung paano pinirmahan nito, eh isa lang. Tapos pati po yung ballpen na ginamit, iisang tinta. So kaya medyo highly suspicious po yung mga acknowledgement receipt na sinumite. Huli na lang from my part, sir. May plan po ba ang komite na makipag-coordinate sa Philippine Statistics Authority, for instance, to check kung meron po talagang Mary Grace Piatos? Definitely. Bukas po, lahat po yan na malalaman po natin sa committee hearing. Kasi on top of that, kinukonsider na rin po namin yung mga penmanship para ma-submit sa mga expert witness. Hindi pa namin na-invite eh. Pero tinitingnan pa namin yung ibang mga pangalan. Baka mamaya meron pang mga binabanggit ninyo. So at least isang pasadahan na lang. Yes, definitely we will coordinate. Thank you. Gab Lalo from Inquirer Online. I'll recognize you later, Rosalie. Thank you. Gab? Sir, ma'am, tomorrow, yun nga, may blue ribbon hearing. Can we expect, do we expect VP Duterte's attendance? And tingin nyo attend siya or what would happen if she would not attend? Well, sabi niya, magsasubmit na lang daw po siya ng sworn na affidavit. But kami po, syempre, hopeful pa rin na makarating siya. Dahil tingin namin, yung sworn affidavit is not enough. So, paano po namin maitatanong sa kanya yung mga... Marami po kasi mga katanungan ang mga kasama po natin sa committee na gusto rin po naming malinawan. And sa totoo, tinatanggap talaga ng committee kong Joel yung sworn affidavit. In fact, maganda yon. However, you know, if she was able to come here last week, she should be able to go here tomorrow. In fact, nagpunta siya, nagulat ako nung dumating ang vice president. Sabi ko, oh, I think she's in the wrong hearing. And then it turns out she was there para bantayan yung kanyang father kasi nga daw hindi sumusunod sa mga kasama. And that was very kind of her. So, you know, if she was able to arrive last week, we expect her to come tomorrow. Even though she said na hindi siya darating, we hope she'll arrive tomorrow. And so that she can answer the very pertinent questions. Kasi if she doesn't arrive, and then kahit may sworn affidavit siya, she loses her chance na mas mabigyang linaw yung mga issue na ito. Kung meron naman siyang, kung kaya naman niyang ipagtanggol ang sarili niya, she should come. Ma'am, sir, to follow up lang, doesn't it bewilder you na former President Duterte, Rodrigo Duterte, took an oath during the Quad Committee hearing? While si VP Sara, hindi naman siya nag-oath. I mean, they're different individuals, pero they're still father and daughter. Well, actually, sa kanya yun eh. Problema niya yun. Hindi naman natin problema yun. Dahil unang-una, alam po ninyo, this committee hearing is not only about us eh. Hindi tungkol sa amin, hindi rin tungkol sa kanya. Ang taong bayan ay nanonood po dito. At syempre, hindi mo rin maaalis na yung taong bayan ay magtataka. Bakit ayaw niya mag-take ng oath? Ano po ba yung kanyang tinatago? So kung sinasabi po nila na wala naman silang tinatago, na lahat naman irregular yung kanilang ginawa, so anong dahilan para hindi siya pumunta, para hindi siya mag-take ng oath, at para hindi niya sagutin ng maayos yung mga katanungan?
On another topic, sir. Kahapon kasi nagsabi yung DOJ na they will investigate former President Duterte for possible violation of international laws. What can you say about this po? Well, it's a welcome development para at least nakita naman natin no na may mga nangyari at nung nakaraang hearing ng Quadcom ay may mga inamin yung dating pangulo. So it is high time na ito'y maimbestigahan na at yung mga taong sangkot dito. Although hindi pa naman natin matukoy talaga yung exact criminal liability nila, meron dyan yung nagsinasabi na may mga yung reward system, 'di ba? Kung saan nai-implicate yung pangalan ng dalawang senador, si Senator Bato tsaka si Senator Bongo. So I think it is high time na maimbestigahan to at siguro opportunity rin para sa mga naaakusahan na masagot ito. Ma'am Pami? Tanong? Ma'am, kahapon kasi sa DOJ. DOJ. Well, we welcome it. It's sarili naman nilang investigasyon ito. Ito, investigasyon naman ng Kamara. So, nakikita namin kasi dito sa aming Quadcom, nakikita naman namin, obviously somebody is guilty. We can't say yet up to kung hanggang saan sa chain of command, kung sino ba talaga sa kanila, but somebody has to answer, somebody has to pay the price. Libo-libong tao ang namatay. And so we absolutely welcome this. We can't wait for ano ang madiskubre nila. Follow up lang regarding po dun sa ano sir, sa reward system. Hindi kaya na mahihirapan yung mga government agencies and even yung Quadcom. Kasi parang papalit-palit yung mga statement ni former President Duterte. At one point sinabi niya na meron. Tapos sasabihin niya later on hindi totoo yung sinasabi ni Colonel Garma. Then sasabihin niya eventually yung campaign funds niya raw ginamit niya as reward. Paano po kaya yun, sir? Alam mo, hindi lang naman magre-rely sa statement ng isang tao. Pag ikaw ay nagkakaroon ng preliminary investigation, hindi ka lang naman magre-rely dun sa statement ng isang tao. Lahat yan babalansin, lahat yan titignan. At kung may mga iba pa na gustong magbigay ng kanilang mga salaysay, welcome. Lalong-lalo na yung mga, I suppose, mga nagigilty ng mga nag-participate nung nakaraang administrasyon. Alam po ninyo, hindi naman din justified eh, na sinasabi nila ay dahil ikaw ay, marami kasi sa mga naging biktima nung nakaraan, puro mga alam naman natin, mga less fortunate na mga kababayan natin. Hindi naman porke mali yung ginawa nila, justified na mali rin yung gagawin natin. Meron tayong batas na sinusunod. Otherwise, kung hindi po natin susundin ang batas at i-justify na lang natin, papatayin natin tao dahil gumawa siya ng mali, di pati tayo gumagawa rin tayo ng mali. In fact, isa yan sa mga Ten Commandments sa pinagbabawal, thou shall not kill. Thank you, Gab. Billy Vegas from Abante Politico. Habol ko lang po kung si VP Sara nagsabi na hindi pupunta. Si COS po ba? O VP COS Zuleika Lopez? Nagparamdam na po ba kung pupunta siya or hindi? So far, wala pa naman pong paramdam pero meron na po akong nakuhang informasyon na kahapon po dumating na po sa Pilipinas si Attorney Zuleika Lopez. So hopefully tomorrow ay maka-attend po siya. At itutuloy na po ba yung warning na i-condemn siya pag hindi siya dumating? Pag-aaralan namin. Kung depende po yan kung ano mangyayari bukas. Depende po sa kanyang attendance. At i-discuss din po namin kung siyempre, unang-una, yung pagpapareceive niya ng subpoena. Thank you. Next question from Rosalie Cas of UNTV.
Regarding po sa mga invitation invited guest po bukas, nabanggit niyo po na kasi nung last hearing wala pong COA officials, wala rin pong DepEd officials, only OVP officials. Tomorrow po, sino po yung mga invited apart from OVP officials? Nagpa-invite din po tayo ng mga ilang mga resource persons na maka-attend po. Nung nakaraan po kasi, talagang inukol namin po yun talaga sa kanila para at least, kasi lagi nilang kino-question yung rule namin eh. So inukol po namin. So hopefully, tomorrow, gusto ko rin malaman kung na-serve na. Dahil contempt na po yung inisyo natin nung nakaraan eh. So hopefully by tomorrow, malaman po natin kung ano na yung mga nangyari. So hindi ulit natin in-expect na may mga COA officials po? Well, ina-expect ko. Mayroong mga COA officials din. Okay, so invited po sila. Invited din po sila. Regarding po dun sa Mary Grace Piatos, kasi dun po sa November 5 hearing po ng Good Government and Public Accountability, during the interpellation po of Congressman Acop at ng COA official, pinagtalunan yung Piatti and Piatos. So, paano ma-resolve yung dispute doon? Kasi Piatos ang basa po ni Congressman Acop and the rest of the lawmakers, pero yung basa nga po ng COA is Piatti. Piatos talaga eh. Piatos talaga eh. Maski ako tingin have ko Piatos. Have you guys seen it? There is an S. May, gumanon yung S, may O. Siyempre, nung pinabasa sa kanila, bilang sila naman ang pinayagan nila yun eh. Siyempre, damay sila. Eh, kailangan sabihin Piatti. Pero ito, nandito, tinitingnan ko ngayon. Piatos talaga eh. I guess, wala na silang maisip na pangalan. So, Mary Grace Piatos na lang. Baka kumakain siya ng Piatos nung panahon na yon nung ginawa niya. Sa Mary Grace. Or, kumakain siyang Mary Grace at kumakain ng Piatos. Hindi alam po bagay. Ninyo, alam po ninyo, ganun kahalaga yung attendance ng mga resource person na iniimbitahan natin. Dahil tanging sila lamang ang makakasagot po niyan na itong mga katanungan natin kung kanino nila inisyo itong acknowledgement receipt. Until now, lahat po tayo bulag sa identity ng mga taong to. So, kaya ganun kahalaga. Kaya ngayon, yung mga tanong po nila, bakit ganun kami kapursigido na imbitahan sila? Dahil sila nga lang po ang makakasagot nito. Regarding po dun sa reward money, may we know kung sino po nag-initiate na magbigay na ng reward money sa makapagtuturo kay Piatos? Actually, pag-usap-usapan yun eh, ng mga miyembro eh. Dahil parang, alam mo, sa totoo lang, ang pakiramdam namin, medyo nababastos na rin yung committee namin. So, syempre, kami naman bilang mga miyembro, isipin po ninyo, lahat ng alibay, ginawa na rin po nila. Tomorrow will be the sixth hearing. Sa anim na po yan, hindi kami sinisipot kung ano-ano po yung mga dinadahilan. At nakikita po natin dito, itong mga hindi maipaliwanag, na tanging sila lamang ang makakapagpaliwanag. So parang para sa amin, itong ginagawa po nila sa kamara, waste of people's money rin to. So sana naman this time, makipag-cooperate na rin po sila. Kung totoo man yung sinasabi nila na wala silang kinalaman, ito na po yung pinakatamang lugar para maipaliwanag po nila lahat ito. Thank you, Rosalie. Next questions from Earl Tobias from IBC 13. Good morning po, Kong Joel. Kong, sigundahan ko lang po yung tanong ni Ate Vivian. When it comes to, sinasabi po natin na highly suspicious yung sa stroke nga ng ballpen, tapos yung sa date na parang advance pero wala namang confidential funds existing with that, ang tinutumbok po ba ng committee na ma-ferret out is kung hindi isahang upuan ginawa yung mga resibo na yun just to make up with yung natuklasan ng COA against the OBP, sir? Kasi ang suspecha po namin dito, naglabas sila ng acknowledgement receipt after ng AOM, Audit Observation Memo, at hinihingyan sila ng mga evidence. So, dun po sila naglabas ng ano. Kaya po,
eh tanging sila lamang po makakapagpaliwanag nito. So kaya nga po sa amin naman, we are giving them all the opportunities na maipaliwanag ito. Nang sa ganun, at least, malaman natin kung sino po talaga nagsasabi ng totoo. But as it looks like now, Kong, mukhang minadali nilang maglabas ng mga resibo to make up with the, kung ano yung nanotice ng Kowawi sa kanila. Yun po yung lumalabas. Kasi sa mga pangalan na ginamit, parang wala namang mga ganong tao. Tapos dun sa mga dates na nilabas nila yung acknowledgement receipt, eh ito yung mga dates na walang confidential fund, ang OVP at ang DepEd. At hindi lamang po isa, dalawa o tatlo. Marami pong mga acknowledgement receipt na labas sa mga buwan na walang confidential fund. And on top of that, may mga nakita rin po tayo na mga pangalan, iba-ibang pangalan, pero yung stroke kung paano po ito sinulat, parang pare-parehas, at pati po yung tinta ng ballpen na ginamit, eh parang pare-parehas. Thank you, Gablalo, again. Sir, just a follow-up. Do you mean to say yung mga acknowledgement receipts were fabricated only? Kasi di ba ang acknowledgement receipt, if I'm not mistaken, ginagawa yon after mo ma-release yung pondo at na-acknowledge nung... Oo, tinanggap po. Tinanggap, di ba? So, do you mean to say pineke lahat yun, sir, yung 158? Well, kung hindi po nila masasagot ng maayos, ganun yung lumalabas. Kasi alam po ninyo, napaka, kung titignan ninyo yung acknowledgement receipt na binibigay po nila, pro forma, pare-parehas. Diba? And because of the volume, more than 600 million, so medyo talagang andami rin. Kaya nga, kung titignan mo, yung mga iisa-isahin mo, talagang ma-overlook mo eh, kung hindi talaga totoo eh. Kung wala naman talaga nakatanggap eh. Ngayon, ang tanong namin dito, saan napunta yung pera? And you know, it's very simple yung requirements. It's just an acknowledgement receipt. It asks for a signature, nang hihingi ng signature, ng pangalan, ng petsa. Ang daming acknowledgement receipts doon na nakita namin, merong walang petsa, meron pirma lang, walang pangalan, meron pangalan, walang pirma. Meron mali ang petsa, hindi naayon dun sa kung kailan ni-release, kung kailan dinisburse. So, alam mo, napaka-simple lang sana nung requirements para ma-release yun, hindi pa naigawa ng tama. So, it's very, on my end, talagang kaduda-duda. Magbibigay ka, maglalabas, 150,000, X amount, hindi man mapapirma, di ba? Pare-parehas ang sulat, pare-parehas. If you go back to it, talagang yung pagsulat ng mga petsa, iisa lang eh. Iniba lang yung mga pangalan. Meron, wala pang pirma. Ang napakalaking halaga, pero ganito na nga lang ang requirement, hindi pa maitama. Kaya talaga pong, you know, it casts doubt. And that's why we ask that the Vice President and the SDO ay magpakita at magpaliwanag naman. Thank you, Gab. Next question is from Sandro Ochona of Bilyonaryo TV. Sir and ma'am, yung nabanggit nyo nga po, could it be a sign na minadali para lang masabi na merong masubmit? Yun po yung parang lumalabas dito. And on the other side naman, hindi po kaya hindi lumilitaw, let's say, itong si Mary Grace Piatos on yung iba pang signatories. Is it because, kasi nga confidential fund siya, baka naman ma-at risk yung buhay nila? Kaya nga namin iniibitahan yung mga right person para at least maipaliwanag nila. Kasi tanging sila lang nakakaalam kung ano po talaga, kung totoo ba to, yung identity nito. At kung malalagay naman sa alanganin, they can always ask for an executive session. And we'll definitely give it. I'm so excited to meet Mary Grace Piatos, di ba? Ibibigay namin sa kanya yung executive session na yun. Magpakita lang siya.
May 1 million pa siya. Thank you, Sandro. Joy Cantos from Filipino Star ngayon. Please proceed with your questions, ma'am. Good morning po, sir. Sir, na-establish po ba natin yung with regards to mga safe houses? Kasi, di ba, sir, gumasto sila ng 16 million sa safe houses itong OBP po. Nagtanong po kasi ako sa AAP, hindi daw po sila mag-expend ng ganyang kalaking luxury na ng mag-access ng resources sa ganyang mga safe houses. Masyado raw pong luxury sobra. Totoo po, kaya nga po isa rin po yan sa mga importante na matanong dahil doon po sa kanilang ipinresentang acknowledgement receipt, wala po itong detalye. So, meron po dito kasi na dalawang resibo worth 1 million na safe houses na pumapasok po sa period na December 21 to December 31. Pero yung petsa po na nakalagay is December 26, yung isa, at yung isa December 28. So ngayon, ang tanong po namin, ito bang 1 million na to ay it covers the period December 21 to December 31 o yung period na December 28 to December 28 to 31 at saka yung isa December 26 to 31. So kung ganun po, mag-iiba po yung presyo per day. So masyado po namang malaki. Ano din ba ang detalye nito? Gaano ba ito kalaki? Saan ang location? So sa hotel po ba ito? Kaya po, tanging sila lamang po ang makakasagot nito. Po ba i-consider yung zonal value? Kasi pag dito daw po sa mga high-end areas, yun daw po yung mahal. Pero sa mga provinces po, dun usually yung safe houses ng AAP, hindi naman po gagastos ng ganyan. Ako muna. Ma'am, ako po, parte po ng distrito ko, ang BGC. Kahit po upahan po nila bilang safe house yung pinakamahal na kondo, hindi pa rin po aabot sa ganun. Bilang taga doon po ako, hindi po talaga aabot. Maliban na lang po kung siguro tatlong palapag po ang inupahan niya. Yes naman po doon sa 1 million reward po. May kumontak na po ba sa inyo na willing na magbigay ng information or are you expecting na may lulutang na po talaga? So far, wala pa naman po. Sana namin, sir, sumali sa bounty. Kaso lang, parang non-existent naman yung Mary Grace Piatos eh. Are you finished with your questions, Joy? Okay, for today's last question, we call on Red Mendoza from Manila Times. Good morning po. Good morning po. Kung last Friday po, the OVP celebrated its 89th anniversary and nandun po ako. And they were very much, parang sinasabi po na sa speech ni VP Sara na despite all the challenges that they are facing right now, they're still looking forward to celebrate their 90th anniversary. And yun nga po, parang sinasabi po ng OVP na they're celebrating the anniversary, nagbigay po sila ng mga awards to heroes na mga heroes po. Parang they're showing off to the public na despite ng mga batikos na binibigay niyo po sa kanila, they're still there and they're still giving their services to the public and they're still going to give yung kanilang mga ang kanilang anniversary mga parang anniversary sa mga satellite office nila na inyong binabantayan. What do you think po dito? Ano po masabi niyo po dito sa ginagawang show of defiance sa OVP and also sa support ng mga pro Duterte supporters sa Office of the Vice President? Kasi sila po yung parang ang nangyayari po, the more na binabanatan sa VP Sara, the more na mas marami sumusuporta sa kanya. Well, hindi naman talaga siya dapat tumigil magtrabaho eh. Tama namang tinutuloy niya yan. Tama namang ginagawa niya pa rin yung trabaho niya. So, wala namang issue doon. That's her job. Dapat talaga niyang ginagawa ang trabaho niya. Ito naman,
itong ginagawa namin, hindi naman dapat tumigil ang pagtatrabaho ng niya porket inuusisa namin ang kung saan niya ginastos ang mga pondo niya sa nakaraang taon. Pangalawa, ano yung pangalawa mong tanong? I mean, yung, of course, the supporters of the Vice President think na sa kanyang... Alright, sa kanyang, okay. On a personal note, I do not mind. They are her supporters. Of course, they will support her. And ako, ginagawa ko yung trabaho ko dito bilang isang mambabatas. Ang pinakamahalagang piece of legislation na pinapasa namin is yung General Appropriations Act, yung pondo po na nagpapatakbo sa ating buong gobyerno sa isang taon. And part of that is, syempre, kung saan din naman ginagastos, we gave her those funds with full confidence that it will be used. You know, we give funds, we don't give it. You know, we allow these funds to happen with the full confidence that all government agencies, all departments will spend it properly. Kung bakit kung tinatanong na bakit ngayon lang, ngayon mo lang ginastos mo muna eh. So ang pananaw namin, kailangan naman ayusin ang paggastos naturalmente. Hindi po ito pamumulitika. So we don't mind yung kanyang supporters. We don't mind all the bashing. Basta kami magpaliwanag siya at nasa tama naman ang ginagawa namin. Ito para sa tamang paggastos ng pondo ng bayan. So, okay lang. Nirerespeto po namin yung mga supporters niya at ang kanilang paniniwala. Sa amin naman pong parte ay ginagawa rin po namin ng aming trabaho. In fact, ang talaga naman pong number one na challenge dito sa aming ginagawa ay yung mga batas na dapat na maipasa namin. Kaya nga po, ito pong ginagawa namin is in aid of legislation. And in the course of the hearing, may mga batas na po kaming mga naiisip, may mga resolution, at may mga... In fact, pati yung COA mismo, nakita na rin nila yung mga dapat nilang ayusin. Isa na po dyan, yung joint circular na kanilang in-issue. So, sa amin lang, nating personal, trabaho lang. Last na lang po on my end. Yung affidavit po ba ni Vice President na she might submit during the hearing po, she might submit po. Do you think po ba magiging helpful po ba yon if she personally attended and then explain it under oath yung kanyang sworn affidavit? Kasi when we interviewed her, parang she's very much as ano matigas talaga yung kanyang paniniwala, paninindigan na she's not going to the hearing kasi nga raw she was already invited there for one time already. Alam po ninyo, kung makakatulong po yung pag-attend niya dun sa affidavit na kanyang in-issue, definitely. At this po, malinawan po yung mga miyembro po ng committee. At kasi baka mamaya may mga nakalagay doon na hindi naman na ipapaliwanag ng maigi. So yun po yung tamang opportunity ng marinig po natin mismo sa bibig po ng ating Vice Presidente. Thank you. Thank you, Red. Apologies, I overlooked a request from Earl of ABC 13 to ask question. Hi, Ma'am. Go ahead, Earl. Thank you po. Last na po, Kong Pam and Kong Joel. Meron pong letter from the Presidential Legislative Liaison Office po, addressed to Senate President and then copy furnished to Speaker po, with the President highlighting po yung urgency ng pagpasa ng House Bill 10800 o yung basically yung bill po natin for the budget next year. Statement lang po natin from our end as yung sinabi rin ng Pangulo na sana ma-insure na itong matapos agad para hindi ma-interrupt po yung government functions. Thank you po. Kami naman dito sa House, tapos na kami. And we also expect naman that, we believe that the Senate, nasa tamang timeline pa rin naman po sila para
kanilang matapos ang pagtalakay ng national budget. Tama po yun. At talaga namang napakahalaga na maipasa po natin yung budget nang sa ganun yung mga programa po na pinapatupad po ng ating Pangulo ay hindi po maantala. Hindi na naman po natin malaman kung may bagyong darating na naman by next year. So ganun kahalaga na yung budget ay maipasa po ng maaga para tuloy-tuloy po yung pagsiservisyo natin sa gobyerno. Thank you. Before we conclude this press conference, we request our speakers to share their brief closing remarks. Thank you sa ating friends sa media, sa inyong mga katanungan. We look forward to seeing you all tomorrow sa hearing ni Chairman Joel para sa pagtalakay muli ng mga funds at ng OVP at ng DepEd. Thank you. Thank you,